Magandang gabi po mga lalabs. Ito na po ang karugtong ng kwento na binasa ko maybe last 4 weeks ago. Nabasa ko po siya kasi nagliham po sa akin ang isang tao na nakikiusap na sana po ay maiiri po yung kwento ng buhay niya nung kabataan pa niya. Kasi nagkaroon po siya ng isang napaka-special na tao sa buhay niya na hindi niya makakalimutan hanggang ngayon. That time kasi nung binasa ko yung unang liham nila, grabing iyak ko kasi nararamdaman ko ang sakit, nararamdaman ko ang awa sa sender natin. So, hindi ko maintindihan bakit nagpakamatay po siya at hindi ko po talaga naiintindihan kung ano po talaga ang nangyari. So, ngayon po ay ibibigay ko po sa inyo ang karugtong kung bakit nagpapakamatay po si Kim. Pasensya na po at ngayon ko lang po nagawa ang karugtong ng kwento kasi nabisi din po ako, okay? At ito na po mga lalabs, uumpisahan ko na po ang karugtong ng kwento ng ating sender at kay Kim. Mula nang mawala siya, itinuon ko ang sarili ko sa pagsusulat ng kanta, pagbabanda at pagigigs ko gabi-gabi. Sinubukan kong kumilala ng iba, pero wala man lang akong espesyal na maramdaman. Hindi ko man lang makita ang sarili ko kasama sila. Siguro dahil hindi ko makita sa kanila si Kim. Kaya tinanggap ko na lamang na si Kim pa din talaga ang makakasama ko sa dulo kahit nauna siya. Wala akong palya sa buwan kung puntahan siya. Hindi siya mawala sa sistema ko dahil may part pa rin sa akin na umaasang baka bumalik siya kahit imposible na mangyari. Wala akong ibang gustong pangalan ng buhay ko kundi siya lang. Marami pa din na tanong ang hindi ko masagot. Dumating sa punto na kailangan ko nang magpakonsulta sa doktor. Mula kasi nang mawala si Kim, paulit-ulit akong binabalikan ang nakaraan. Nakikita ko siya sa pagpikit ko, yung mga senaryong inilabas siya sa kanila at nang matanggal ang taklob sa kanya. Yung mga mata niyang maga na nakatingin pa sa akin. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa doktor, pero kahit anong gamot at sleeping pills ang iniinom ko, hindi ito tinatanggap ng katawan ko. Kinatakutan ko na ang gabi dahil takot akong matulog. Natatakot akong pumikit, kaya mas lalo ko na lang ginawang busy ang sarili ko sa gabi sa pagkuha ng mga gigs ko. At sa wakas, naging kaibigan ko na din ang gabi. Doon ko lamang napagtanto na napakaganda pala ng buwan. Napakaliwanag, minahal ko ang gabi ko dahil sa buwan. Palagi kong inaantay na magdilim dahil nasasabik ako sa ganda nito. Madalas akong tumingala sa langit dahil alam kong iisang buwan lang din ang tinitingnan nating dalawa. Alam kong tanaw din ito sa lugar kung nasaan ka man ngayon. Pero Kim, bakit ang bilis mo akong iniwan? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Alam kong takot na takot ka ng mga oras na yon at hindi man lang kita naprotektahan. Hindi ko matanggap ang nangyari sa'yo. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa nangyari? Ang daming senaryo ang tumakbo sa isip ko. Iniisip ko ang itsura mo, naririnig ko ang iyak mong impit dahil sa takot. Nakikita ko ang mga mata mong humihingi ng saklulo habang pinagsamantalahan ka na walang iyang taong yon. Bakit? Bakit ikaw pa? Kim, pinagsamantalahan po siya. Yes, pinagsamantalahan po siya ng kanyang stepfather. Hindi lang isang bisis, kundi paulit-ulit at hindi niya kinaya ang nangyari sa kanya. Kaya, piniling mawala na lang siya. Noong malaman namin ang totoong dahilan kung bakit nagawa ni Kim kitilin ang sarili niyang buhay, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Halos mapuno ako ng galit sa nalaman ko, lalo pa nang sabi ng mama niya yung mga katagang, "Sige, subukan niyong ipakulong ang asawa ko at magpapakamatay din ako." Galit na galit ako nang malaman ko yon, maski ang lola niya at mga kamag-anak niya, galit na galit sa mama niya. Sinong matinong ina ang kakambi sa bumabi sa anak niya? Hanggang huli, hindi pa rin siya pinaniwalaan ang sarili niyang magulang. Kahit nakitang-kita na ang ebidensya
ang totoo. Kahit nabasa ng mama niya ang sulat ni Kim para sa mama niya. Sinabi ni Kim sa sulat na palagi siyang ginagalaw ng amain niya tuwing uuwi siya galing sa school dahil dalawa lang silang tao sa bahay. Wala kasi ang mama niya palagi dahil trabaho dahil sa nangyari. Mas lalo kulang naintindihan ang lahat. Kaya pala mas pinili ni Kim na maglihim dahil alam niyang kahit sarili niyang magulang, hindi siya pinaniniwalaan. Hindi nakulong yung may sala pero totoo pala ang karma. Lumipas ang dalawang taon at nabalitaan na lang namin na patay na yung walang hiyang bumaboy kay Kim. Natagpuan na lang na wala ng buhay sa liblib na lugar. Alam kong kasalanan ang humili ng kamatayan ng iba. Pero totoong natuwa ako sa nalaman ko. Pero hindi pa rin ako kontento. Alam kong galit pa din ako. Mula nung mawala si Kim, naging alop ako sa tao. Wala akong itinuturing na kaibigan. Wala akong pinagkakatiwalaan. Nung umedad ako ng 18, pinili kong bumukod sa magulang ko. Nabuhay ako mag-isa dahil doon ako mas komportable. Pinili kong magpunta sa iba't ibang lugar. Nag-explore ako. Nilibang ko ng gusto ang sarili ko. Pero alam nyo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, may kulang pa din. Hindi ko maramdaman na masaya ako. Mabigat pa din. Dahil sa nangyari sa amin ni Kim, unti-unti kong itinayo yung pader ko. I build my walls just to protect myself from others. Ang dami kong nakilala at naka-fling, pero ilang days lang ang tinatanggal at alam ko kung bakit ang bilis ko magsawa at mawala ng gana. Mawala ng interes sa tao dahil hindi sila si Kim. Alam ko sa sarili ko na nandun pa rin ako sa lugar kung saan niya ako huling iniwan. Hindi ako makausat dahil patuloy ko ba din siyang inaantay. For 9 years na lumipas at walang Kim sa tabi ko, walang nakatibag ng pader niya na ginawa ko para sa sarili ko. Going out with someone random girl na nakilala ko after gig dahil sa bar rito ng mga kakilala ko. Wala talaga. Nagchat sa akin yung kapatid ko and he told me na bro, uwi ka naman. Magbakasyon ka naman dito para makapagpahinga ka po ng trabaho. Huminga ka naman. Naisip ko na siguro nga oras naman na para bigyan ko ng pahinga yung sarili ko. After ng pag-uusap namin ng kapatid ko, inaasikaso ko agad ang mga dadalhin ko. Maaga pa naman kaya hindi ako gagabihin sa biyahe. Medyo delikado na din kasi kung magdadrive ako ng gabi, madilim na ang daan at probinsya pa ang uuwian ko. A month na akong nasa kapatid ko, medyo ayos naman ang bakasyon ko. Kaso hindi talaga ako mapirmi. Nasanay kasi siguro akong hindi nagpipirmi sa bahay dahil iniiwasan kong malungkot at maalala si Kim. Pinabiyahe ko yung account ng kapatid ko para lang malibang ako. Na makaisang buwan na ako sa amin, something came up. Kailangan kong bumalik ng Manila para asikasuhin ang dapat ayusin. Pero after nang maayos ko na ang mga kailangan ko sa Manila, pagbalik ko ng probinsya namin noong March 13, 2021, hindi ko inaasahang araw, isang babaeng hindi ko inaakalang makakapagbago ng lahat sa buhay ko. Nasa isang iglap yang, yung tinayo kong pader sa sarili ko para walang makapasok na kahit na sino, ganun lang niya kadaling matitibag. Bigla kang dumating sa gitna ng ulan para samahan ako at huwag hayaan na mabasa mag-isa. The girl who broke my walls. Bago ako umalis sa probinsya upang bumalik ng Manila, ipinahiram ko sa nakakatandang pinsan ko ang aking telepono. Dahil dalawa naman ang phone ko, hindi na ako nagdadalawang isip na iwanan muna sa kanyang isa dahil magagamit pa naman ako, may magagamit pa naman ako at babalik pa naman ako ng probinsya. Araw na nang pagbalik ko ngayon sa amin, natapos ko nang asikasuhin ang mga dapat kong ayusin. Ang normal ng araw, damang-dama ko yung simoy ng hangin at amoy ng probinsya. Habang nagmamaniho ako pa uwi, napatingin ako sa kalangitan. Parang kanina lang ang ganda ng sikat ng araw. Ngayon mukhang uulan na. Binilisan ko yung pagmamaniho ko bago ako abutan ng ulan at nakarating naman ako ng ligtas sa amin. Pagdating ko pa lamang sa tapat ng gate namin, nakita ko yung nakakatandang pinsan ko na gumingiti at may kachat sa cellphone ko.
Akala ko kaibigan lang niya o yung GF niya. Pag-park ko ng motor ko malapit sa inuupuan niya, naanina kong nandun siya sa may telegram ko, kaya nagkakutob na ako na may ginagawang kalukuan ng pinsan ko sa account ko. Sinita ko siya at sinabi, "Hoy, ano yung sinong kausap mo? Si Raulo ka? Baka kung ano-ano nang ginagawa mo sa account ko. Akin na nga yan." Tapos tumawa siya. Kaya napakulot ako ng noo. Saka siya nagsalita, "Pag may nag-chat sa'yo dyan sa telegram mo, huwag mong susungitan ha. Replyan mo kasi kaibigan ko yan. Kailangan niya ng kausap." Sabay abot ng phone ko sa akin. After a minute, may nag-chat na nga. So, ako ang ginawa ko, binasa ko. Hindi ko kilala yung sino siya. Ang sabi niya, "Hi." E di nag-reply ako at ang sinabi ko, "Kilala ba kita?" Kasi hindi ko talaga siya kilala. Di naalala ko ang sinabi ng pinsan ko. Siguro ito yung tinutukoy niyang mag-chat. Hanggang so ayun na nga, nagtuloy-tuloy na siyang conversation. Nagtuloy-tuloy yung conversation namin nung araw na iyon. May mga times na sobra na ako nakukulitan sa kanya at hindi na siya minsan nire-replyan. Kaso makulit kapag hindi na ako nagre-reply. Nag-chat naman at paulit-ulit akong tinatawagan sa pangalan ko. Na akala mo naman mawawala ako. At tinatapos ko na kasi yung conversation namin dahil nga hindi ako sanay makipag-interact sa tao, makipagkausap ng matagal, mabilis akong ma-irritable o ma-irritable. Pero siya yung klase ng babaeng hindi ka maiirita. Kasi mapapansin mo na nga mga chat niya na she needs attention at kailangan niya ng makakausap dahil broken-hearted siya. Broken-hearted siya sa ex niya na niloko siya. Akala ng gabi matatapos na yung usapan namin. Wala naman akong ina-expect sa kanya but deep down inside na may iba. Alam kong may nagbago ng araw na iyon. Ang gaan at ang kalmado. Kinabukasan nag-chat na naman siya hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Then one day, galing akong CR, naglabas ng sama ng loob. Napakarami kasing kain ko. Biglang nag-pop-up chat niya sa akin. Nag-send pala siya ng video. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Dahil nakatitig lang ako sa video na pinapanood ko. Nagsisin siya sa akin ng TikTok video niya. Ang ganda-ganda niya. Punyawa. Hindi ko akalain na ang ganda niya. Parang nag-slow mo lahat ng paligid ko. Paulit-ulit ko na palang piniplay yung video niya. After that, kinakalma ko muna sarili ko. Alam niyo yung pakiramdam na parang tinatambol yung puso mo sa kaba? Ganun na ganun ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Kinukumpos ko muna sarili ko bago nag-reply sa kanya. Pero in denial nga kasi ako. Alam kong hindi lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi lang din basta paghanga pero isinantabi ko dahil nga alam ko na inaantay niyang bumalik ang ex niya sa kanya. Ayaw ko maging rebound. Ayaw ko din maging hadlang sa kanila. Kaya kapag nag-usap kami, wala akong hint na binibigay sa kanya o panlalandi sa mga chat ko sa kanya. Pure advice lang, comfort. Then one night, umiiyak siya dahil sa ex niya. Sobrang malabo na talaga silang maayos. Pero tinatry niya ang best niya. Sabi ko sa kanya, "Tandaan mo to. Kapag pagod ka na, magpahinga ka na. Kung hindi mo na kayang lumaban, okay lang yan. At least alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang best mo para sa muko o bago ka sumuko."